Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Bilibin Milayka, ang inyong tagakwento sa araw na to. Gusto niyo ba ng kwento? Kung gano'n, imulat ang mga mata, buksan ang inyong tenga at unawain ang ating kwento. Kayo ba ay mahihilig sa magagandang tanawin tulad ng bundok? O minsan ba ay napaisip kayo kung ano nga ba ang pinagmulan ng mga ito? Kung ganon, tara't alamin natin ang alamat ng bundok makilid. Ang alamat ng bundok makilid. Sa isang mataas na bundok ay may mag-asawang batharang maninirahan. Sila ay may isang anak, si Maria. Si Maria ay kaisa-isang anak ng mga batharang sina Dayang Makiling at Gat Panahon. Ang kagandahan ni Maria ay sadyang kahaling-halina, lalo na sa paningin ng kanyang mga magulang. Siya ay tanging bigayat kayamanan ni Dayang Makiling at Gat Panahon. Kahit na siya isang Diyos, malayang nakakahalubilo ni Maria ang mga ordinaryong tao. Noong panahong iyon, ang mga batharang diyosa ay malayang nakikipagkwentuhan at nakikisama sa mga taong mortal. Ang mga tao ay nakakahingi ng tulong sa mga bathala. Sila naman ay tinutulungan ng mga bathala. Nakaugalian na ni Maria na mamili sa talipapa. Ang kanyang kasuotan ay naaayon sa moda ng mga panahong iyon. Ang kanyang mahawang tuhok ay napapalabutian ng mga magagandang bulaklak. Bawat makakasalubong niya ay bumabati sa kanya dahil sa pang-akit niyang mga mata. Ang mga kalakihan ay umuyuko sa harap niya, tanda ng paggalang. Kasama ng dalawang alalay, ipinagpapalit ni Maria ang mga daladalang luya sa mga tela at iba pang mga gamit sa bahay. Hindi pa kailan noon ang pera. Sa araw ng palengke, hindi lamang mamimili ang nasa talipapa. Naroon din ang mga nangangalakal ng ibang lugar. Sa araw ng palengke, hindi lamang mamimili ang nasa talipapa. Nandun din ang mga mangangalakal na taga ibang lugar. Dumarayo din sila sa talipapa upang makipagpalitan ng mga kalakal. Isang araw, inapasyal sa talipapa ang mga pinuno si Gat Dula. Isa siyang maharlikang tao. Hindi siya namimili sa talipapa, kundi nagpapalipas lamang ng oras. Nagkataon naman si Maria ay namimili noong araw na iyon. Nagkabunggaan ang kanikanilang balikat ng kapwa nila kikilatisin ang isang pirasong balahibong balat ng hayop. Nagkatingin silang dalawa. Yumuko si Gat Dula bilang tanda na paggalang at paghingi ng paumanhin kay Maria. Waring naihiyang ngiti lamang ang tinugon ni Maria. Simula ng araw na yon ay hindi na mapakalit si Gat Dula. Nabighani siya sa kagandahan ni Maria. Bumalik-balik siya sa talipapa sa pagbabaka sakaling magkita pa sila ni Maria. Maraming araw din ang lumipas, pero siya ay nabigong makita ang magandang Diyos. Hanggang isang araw, ang kanyang pananabik ay napawang lahat nang masilayan niyang muli ang kagandahan ni Maria. Wala siyang inaksayang sandali. Dahan-dahan siyang lumapit kay Maria at binati. Tinugon naman siya ni Maria ng isang napakatamis na ngiti. Magmula noon ay naging magkaibigan na ang dalawa. Hanggang sa maramdaman nilang sila ay umiibig sa isa't isa. Nakalimutan ni Maria na isa siyang diyosa na hindi nararapat umibig sa tao. Nagpatuloy ang matagis na pag-iibigan ni na Maria at Gat Dula. Hanggang sa ito ay nakarating sa kaalaman ni Gat Panahon, ang ama ni Maria. At syempre pa, nagalit si Gat Panahon, gayon din si Dayang Makiling. Labis na malungkot ang ina ni Maria sa pakikipag-ibigan ng anak sa isang tao at hindi sa kapwa nila paghala. Magmula noon ay pinagbawalan si Maria na bumaba sa daigdig ng mga tao.
inalasan din siya ng kapangyarihang maging tao. Dagdag pa rito, labis itong ikinalungkot ni Maria, sapagkat iisa lamang ang kanyang puso, at ito ay walang iba kundi si Gatlinda. Sa daigdig na may, gayon din ang nangyari kay Gatlula. Papat at pusilak ang pag-ibig niya kay Maria. Madalas ay nakikita niya si Maria sa kanyang pangitay, ngunit ito'y biglang naglalakong parang bula. Biglang nagkaroon ng digmaan sa kaharian ni Gatlula. Nilusob sila ng mga kalapit na kaharian na pumuno ni Lakandulton. Buong giting na pinamunuan ni Gatlula ang kanyang mga tauhan sa pakikipaglaban. Nagabi nila ang mga kalaban at hindi man lang nagalusan si Gatlula. Ang dahilan nito ay marahil siya ay may inspirasyon. Ang kanyang marugdong na pag-ibig kay Maria. Marami pang digmaan ang nasagupa ni Gatlula. At lahat ng iyon ay kanyang pinagwagian. Nagtagumpay siya sa mga kalaban maliban sa kanyang pag-ibig kay Maria. Sa labis na kalungkutan, si Gatlula ay nagkasakit na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Maria, ngunit wala siyang nagawa. Hiningi niya sa mga bathala na ibigay sa kanya ang kaluluwa ni Gatlula, at siya na may pinagbigyan ng mga bathala. Nang namatay si Nagat Panahon at Dayang Makiling, minana nina Maria at Gatlula ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan ng kanyang mga magulang. Bilang pinuno, pinagpatuloy ni Maria ang pagbibigay ng tulong sa kanyang nasasakupan. Tulad ng gawain ng kanyang ina, ikinalat ni Maria ang mga luya sa bakulan ng bawat bahay ng kanyang kaharian. Ang lahat ng kinasal ay kanyang binihiyaan ng mga kagamitan. Ngunit dumating ang panahon na ang kaharian ni Maria ay inabuso ng kanyang mamamayan. Ang iba sa kanila ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang mga gamit na kanyang hiniram ay hindi na naibalik sa kanya. Dahil dito, nagalit si Maria. Nagpasya si Maria na baguhin ang lahat. Nagbigay siya ng mga bagong kautusan at batas. Ipinagbabawal niya ang pamimigas sa prutas sa buwan. Dahil sa kalupit ng hayop, ipinagbabawal din niya ang pagpatay at pagpihang ng mga hayop. Sino mong sumuway sa kanyang batas ay mapaparusahan. Ang bawat pagsuway sa kanyang mga kautusan, pinainit niya ang kalangitan at ibinubuhos ang malakas na ulan. Pagkatapos ay hahagupin niya ng malakas ang kalabaw upang umiglan. Magmula noon, kahirapan na ang dinanas ng mga tao dahil sa kanilang pagiging makasarili. At iyan mga bata, natunghayin natin ang alamat ng kwento ng Bundok Makiling. Sana ay may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw. Sa susunod muli, maraming salamat!